Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo ang aking morning skincare routine and my go-to makeup. So ayan mga sis, kakatapos lang ng bakasyon ng online class namin. And ayan, makakapag-vlog na ako ulit. Baka sa mga susunod pang araw is bumawi ako sa pag-vlog. Na-excite na ako na i-share sa inyo ang aking skincare routine tsaka my go-to makeup. So, without any delay, let's jump to the video. So, yun mga sis, dahil nga kakatapos ko lang maligo, and pagkatapos kong gawin yung mga steps sa pagliligo, ganyan, doon ako mag-i-start na mag-i-skincare habang naliligo pa lang. Doon na ako maghihilamos ng mukha. So, ang first step kasi is cleansing foam, toner, essence, serum, moisturizer, and sunscreen. So, kapag daytime kasi, kailangan talaga may sunscreen yan kahit hindi ka lalabas ng bahay. Alam naman natin na kapag nandyan ang araw, syempre nandyan ang mga UV rays, diba? So, kailangan talaga natin ng protection. Hindi ko na maipapakita sa inyo yung paghihilamos ko ng mukha kasi nga, pag nakasanayan ko na pagkatapos kong maligo, dun ako naghihilamos ng mukha, dun ako nag-cleansing foam. Pero, pakita ko na lang sa inyo yung product na ginagamit ko. So, ang ginagamit ko is itong Fresh Food Farm Skin Facial Cleansing Foam. And ito is for oily skin. Ayan. Yan yung variant niya. Apple green. So, dahil na oily skin ako, alam niyo naman yun. So, tamang-tama talaga yung binigay sa akin ng farm skin. Nakatuwa kasi yun nga, it really address your skin concern. Sobrang bango nito. Ilang buwan ko na din halos nagagamit tong cleansing foam na to. And sobrang tipid niyang gamitin kasi kahit konti lang ilagay mo, sobrang bulanan. So, magpunta na tayo agad sa next step, which is itong toner. So, ito yung favorite toner ko talaga. Tingnan niya naman, nakakalahati ko na siya. So, ang favorite kong toner is itong AC Clear Pure and Skin. So, ito yung binigay sa akin noon ng Style Korean. Kung mapapanood niyo yung reviews ko about dito. So, maganda talaga siya. So, ito kaya ako naging favorite to kasi napapansin ko yung face ko is parang nagiging sensitive na yung skin ko. So, may pangungo lang nagaganap and irritation sa skin ko. Kapag itong toner lang ginagamit ko, hindi namumula talaga yung face ko. So, maglalagay lang ako sa bula. Pwede naman yung cotton pads. Ganyan. Wala naman akong cotton pads. So, kinagandaan sa toner na to is malamig sa skin and hindi siya yung nag-i-steam. Parang ang tapang-tapang ng amoy. Tapos mainit sa skin. Hindi siya gano'n. So, sobrang calming niya lang talaga. So, next natin is essence. So, kung wala kayong essence, pwede naman kayong mag-switch na agad sa serum. So, ang essence kasi is parang dagdag moisturize lang siya sa skin mo. Pero nalaman ko to, yung paglalagay ng essence sa skincare routine, is nag-search lang ako. So, ayun, dapat pala. Pero hindi naman siya necessary. Depende lang sa inyo kung gusto nyo mag-add ng moisture sa skin nyo. So, eto gagamitin ko is itong Benton Let's Carrot Oil Toner. So, pang-moisturize kasi to. So, isa-shake lang natin siya ganyan. Alam nyo, kinagandaan dito kahit oil toner siya, sobrang bilis niyang ma-absorb sa skin mo kasi mas malaki yung part ng water-based and kakaunti lang yung part ng oil-based. So, pag-ahaluin mo silang dalawa. And hindi naman siya porket oil toner is ma-oily na siya sa mukha mo. Hindi. So, mag-spray na tayo. Antayin lang natin na matuyo sa ating face. So, ang dali lang naman niya matuyuin. Kasi nga, hindi naman siya yung oily-oily talaga, sis. Ang dagdag moisturize lang sa ating skin. So, ayan, sis. Tuyo na siya agad sa face ko. So, next step natin is serum. Ang first na ginagamit ko is itong Anua Soothing Ampoule. So, perfect to sa akin kasi for soothing siya. Kasi nga, sensitive ng skin ko. So, iyon. Gamitin na natin tong Anua. So, 3 drops lang. Okay na. So, kinagandaan sa ampoule na to is hindi siya greasy. Madali lang siya ma-absorb. Kasi nga, medyo watery siya. Massage lang natin sa face natin. Ayan, sis. Tuyo na agad siya sa face ko. Yung ampoule. So, next na gamitin natin is itong time stamp. Naglalagay lang ako dito. Ayan. Ng 3 drops sa aking palm. Itong time stop na ampoule na to, pwede mo siyang haluan ng ibang serum. Ganun kasi yung consistency niya. Sobrang lightweight lang. And watery base.
And nakalagay din sa kanya talaga na pwede mo siyang haluan ng ibang sili. So, next step natin is gagamit tayo ng moisturizer. So, eto, favorite ko tong moisturizer na to. Ang tipid lang nitong gamitin, sis. Ganyan lang kaliit. And sobrang lamig niya sa face. Tapos, ayan mo, tignan niya, ang laki-laki niya. So, ayan yung na-review ko nun. Nakaraan. So, ginaganyan ko lang siya. So, hindi na ako magpo-proceed pa sa paglalagay ng sunscreen sa aking face. Pero, ipakita ko na lang sa inyo kung anong sunscreen yung ginagamit ko. So, ito yung sunscreen na ginagamit ko. Sa Lux Organics. Itong Aqua Daily Sunscreen Broad Spectrum. So, ito is with aloe vera, centella asiatica, and salandula extract. So, ayan nga, mapapansin nyo, aqua siya. So, meron siyang SPF 50. So, talaga mapoprotect niya ang skin nyo sa mga UV rays, ayan. Yun, wala siyang white cast. Diba, alam naman natin na kapag ka, sa mga sunscreen, yung meron siya mga puti-puti, tas sticky pa siya, malagkit siya, ganyan. Pero, ito hindi. Sobrang lightweight niya lang sa face. So, dahil okay na yung skin ko, ayan. So, mag-proceed na tayo sa aking go-to makeup. Kadalasan, nag-go-to makeup ako kapag ka, alam kong yung pupuntahan namin is magpipicture-picture kami, photoshoot, ganyan. So, talagang nagme-makeup ako. Pero, ano lang, soft makeup lang, parang pang-fresh look lang, ganun lang. Hindi ako nag... Kapag ka kasi gagala, eh, kapag lalabas ng bahay, alam naman natin na nakamask lang tayo and hindi naman... Gaanong may kita yung mukha natin and mainit, ganun. Hindi ako nag-hard makeup, ganyan. Hindi ako nagpa-foundation, ganyan. Hindi ako masyadong naglalagay ng marami sa face ko, ng mga products. Ang ginagawa ko lang talaga is para magmukha lang akong fresh, ganyan. Lalo sa mga picture-picture. So, mag-proceed na tayo sa may go-to makeup. Ang kadalasan na ginagamit ko lang is BB cream. Is itong Sika Clearing BB Cream. So, ito maganda rin to kasi may halong skincare din siya, hindi lang basta makeup. So, ayan, maglagay tayo na kaunti. So, kapag gagantong go-to makeup lang, hindi ko masyadong kinakatayin. Ang madalsa nilalagyan ko lang itong eyebrows ko. Tinatapan ko lang yung mga dapat tapan. So, next naman yan is magko-concealer tayo. So, ang ginagamit ko na concealer is itong Luna Long Lasting Tip Concealer. So, favorite na concealer ko na to. Ito na lagi kong ginagamit. So, sobrang tipid kasi na itong gamitin. Ayan, dot-dot lang talaga yung mga nilalagay ko. Biniblend ko lang siya gamit yung finger. So, ayan mga sis, tapos na ako mag-concealer. Ito pang moisturize lang ng lips. Bukod sa pinu-moisturize yung lips mo, meron siyang pink. So next nyan, maglalagay ako ng contour. So, nagko-contour pa rin ako syempre. Pero hindi naman ganun kakapal. So gamit ko lang yung finger para light lang siya. So ayan mga sis, tapos na tayo mag-contour. So next nyan, maglalagay lang tayo ng loose powder. So gamitin ko tong loose powder ng Innisfree. So next nyan, dito na tayo sa ating kilay. Pero kadalasan kasi, hindi naman ako nagkikilay kapag sa go-to makeup ko. Pero since vlog to, so ipapakita ko na sa inyo lahat. Ang gagamitin kong pang kilay is itong Pretty Girl Cosmetics on Brow Foaming. Tayo magkilay. So, tingnan nyo naman, sobrang simple lang. Hindi na yung plakadong-plakado pa. So, next naman yan is maglalagay ako ng eyeshadow. Pero ang gagamitin ko is itong On The Go tint ng Pretty Girl Cosmetics. Tingnan nyo, ang liit niya. 4ml lang to. So, ang gagamitin ko ngayon is terracotta. Ito yung madalas kong ginagamit sa aking lips. Tapos, dito sa pang-eyeshadow kasi multi-use siya and pwede mo siyang gamitin sa pan-cheeks. Pero iba yung ginagamit ko sa pan-cheeks. So, ayan. Ganyan siya. And maglalagay lang ako ng kaunti sa eyelids ko. Para magkaroon lang ng buhay yung eyelids natin. So, ayan mga sis. Tapos na tayo sa ating eyeshadow. Ala, naglagay lang ako ng ganyan gamit ang aking finger. So, next nyan, hindi pa tayo tapos sa ating eyes. So, ginagamit ko tong highlighter and maglalagay ako dito sa inner corner. Lalagay ako ganyan para may shimmer. Wala,
alam, parang pandagdag buhay lang siya sa mata and nakadagdag fresh. Ginagamit kong mascara is itong O2O. Sobrang favorite ko talaga itong mascara ng O2O. Pagka-curler muna tayo, ito galing din to sa O2O. So ayan, nakapag-apply na akong mascara. Sa sobrang excited kong mag-mascara, nakalimutan kong maglagay ng eyeliner. So maglalagay tayo ng eyeliner. Ang gamit ko nga pala is itong O2O. Ayan. Ayan, done na tayo sa ating eyeliner. So, next time, maglalagay na tayo sa ating blush. So, ang gagamitin ko para sa aking blush, itong Curline Better Than Basic. So, ang last step ng ating Gotomakeup is itong maglalagay lang ako ng lip tint. Ito yung favorite kong lip tint sa Pretty Girl Cosmetics, itong Dark Red. Tapos na tayo. So, ito na ang finished look natin. So, sobrang fresh lang and sobrang light makeup lang. So, ganyan lang ang go-to makeup ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking skincare routine and go-to makeup. Hope na nagustuhan nyo itong video na ito and don't forget to like, comment, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So, yun lang. Thanks for watching. Bye!